Good morning! Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at saka sang sulok man kayo ng ating mundo, makabayan. Sana po ay okay lang po kayo at wala pong sakit-sakit ang lahat. Well, today is Sunday dyan po sa Pilipinas at sana gising na ang lahat para po salubungin ating panibagong episode ngayong araw, panibagong balitaan dito sa ating channel, sa Jelrebe TV. Siyempre mga kabayan, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Okay mga kabayan, pag-usapan ho natin. Alam nyo, meron pong kumalat ngayon na isang viral video, gawa ho ito na isang journalist mga kabayan, na isang pinklawan, syempre. Alam nyo, sinaraan niya doon si PWM. Ang kanyang target mga kabayan, ito pong mga foreign trips ni PWM, kasi sabi niya doon sa kanyang ginawa po na edition niya daw, na isang video, abay mukhang hindi wala dang magandang benepisyo na nakuha si PBM doon po sa kanyang lagoy-lagoy. Siniraan niya si PBM mga kabayan, kasi alam ho nila, ngayon po nag-rapidly na sila ngayon, nag-panic na ho sila ngayon, dahil nga diba, marami na hong lumalabas kayo ng mga good news, mga project ni PBM na unti-unti na talagang nakikita natin dito na umuunlad na yung Pilipinas. At pati nga mga kabayan, yung submarine, meron po isang attorney at saka korte natin gunggong na yun, attorney na yan. Kasi nga kinukutsa niya dito si PWM, sabi pa niya mga kabayan, na yung submarine daw ay hindi daw laruan. Pinagluruan daw yung mamayang Pilipino, di ba naalala ho natin na sinabi ni PWM na may plano ho siyang bibili ng submarine, pero kinukutsa ho ito ng isang attorney mga kabayan. At dapat lang natin ditong pitikin itong gunggong na to, kasi parang kulang yata sa aruga. Ba't babalikan ho natin itong isang journalist na nagpapalabas talaga dito ng fake news mga kabayan. Ang kanyang fake news ay ididibang ho natin yan. And simpre mga kabayan, alam nyo naman si Sir Ivan, once naman didibang tayo dito, meron tayong ebidensya. At talagang pitigit ng gunggong niya mga kabayan, journalist, idinamay niya yung mga matitino po ng mga journalist mga kabayan, kasi siya po mismo nagpalabas ng fake news at halatang walang alam mga kabayan. Anyways, pag-usapan rin natin, alam nyo ba merong nangyari po doon sa Liloan, Cebu City? Kasi si PBM at saka si BP De Sara nagpunta doon mga kabayan dahil po sa groundbreaking ng isang proyekto doon sa Pier 88 mga kabayan. Meron pong nagpawindang doon sa mga anti-mark Marcos, at saka doon sa mga loyalista doon noon na nabuo doon mga kabayan. Alam nyo ba, di ba sabi nila na nagkawatak-watak na ngayon yung unit team at meron ng lamat? May nangyari po doon sa Liloan mga kabayan, at ipapakita natin yan mamaya. At lalong-lalo na, meron ding balita mga kabayan na alam nyo, gusto ko ito na dapat iwasan natin to, kasi para hindi po mapahamak yung mga kasamahan natin mga kabayan. Kasi meron pong nangyayari, at ito po'y ikakatakot talaga natin kapag mangyari ito, lalong-lalo na sa ating pong pagbibiyahe mga kabayan. Ano yan Sir Ivan? Siyempre bibitinin ko muna kayo. Mamaya pag-usapan natin yan. Alam nyo naman si Sir Ivan na always tayo dito na merong dalang mga pasabog po every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel sa Jelrebe TV. Okay ba mga kabayan? But of course, before tayo mag-start po natin talakayan ngayong araw, well, siyempre, kumustahin ko muna kayo. At i-shoutout natin ang ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta, kumusta? I'm hoping po na nasa maas kayo na kalagayan. And first, kumusta rin natin ang ating mga pinalangga po na mga Marcos Loyalists. At lalong-lalo na huwag natin kalimutan siyempre at kumustahin natin ang ating mga pinalangga po na mga DDS all over the world. How are you today mga kabayan? At lalong-lalo na pasalamatan natin ang Unit Team Supporters! Lagi kong sinasabi dito araw-araw mga kabayan na yung Unit Team Supporters po ay hindi nila iniwan hanggang ngayon si BBM, si FL Lisa, Aranita Marcos at saka si BP Inday Sara. And again, thank you so much po sa Unit Team Supporters!
So mga kabayan, siyempre maraming salamat po sa ating mga returning viewers, mga solid supporters dito na Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel. Thank you so much. At lalong-lalo na, thank you so much also sa mga viewers na hindi po nag-i-skip ng advertisement ni Sir Ivan. Thank you so much. Alam nyo, malaking tulong ho yan sa hindi po pag-skip ng advertisement dito sa ating video, kasi dyan po nabubuhay ang ating channel mga kabayan. So please, don't skip our advertisement. Konti lang. And of course, siyempre mga kabayan, maraming salamat rin sa ating mga bagong pasok dito sa ating channel, mga bagong mukha, mga new subscribers. Welcome to the family and thank you for appreciating our channel. Okay mga kabayan, start na ho tayo. Andal talaga ni Sir Ivan, oh. Andal talaga eh. So mga kabayan, bago nga pala tayo mag-start po dun sa ating mga viral na mga balita, mga good news, at saka dun sa mga mainit na mga balita mga kabayan, meron muna akong ipapakita sa inyo na isang picture. Well, ano, katuwaan ito mga kabayan. Katuwaan lang para pang anti-stress natin, pang good vibes. Meron akong ipapakita sa inyo na picture. Gusto ko kayo ang magbigay dito ng captions or title or kung ano ang sinabi ni ate dyan na nagbigay po ng pagkain sa isang tama kabayan. Ano sa tingin nyo ang iniisip po ni ate? Eh, pang good vibes lang para pang anti-stress natin. Eh kung si Sir Ivan yung tatanungin ninyo, mukha yatang iniisip ni ate, eh mukhang pabalik-balik na to ah. Makailang balik na kaya tong taong to. Eh joke lang yan mga kabayan, joke lang naman yan. So anyways, dito na ho tayo, seryoso na tayo mga kabayan. Ngayon, una natin pag-uusapan ay ito pong nagiging high-tech na. Alam niyo ba na yung nanlilimos mga kabayan ay high-tech na? Kung naging high-tech na dito yung simbahan na bibigay ho tayo dito ng mga donation mga kabayan, di ba gamit na ho ay QR code sa mga simbahan? Ngayon, ang mga nanlilimos mga kabayan gumagamit na rin ng QR codes. Kasi di ba kadalasan po na meron tayong nakita na nanlilimos at saka sasabihin po ng mga tao ay wala tayong barya. Well, ngayon mga kabayan, wala na ho tayong lusot dito kasi magdadala na ho sila ng GCash or QR code. Okay, so for more details, let's watch this! Pati panlilimos, ginagamitan na rin daw ngayon ng QR code. May babala dyan ang National Anti-Poverty Commission. Nakatutok si Mark Salazar. Viral ang larawang ito ng namamalimos sa Sampaloc, Maynila. Nang wala raw kasi silang maiabot, pinakitaan sila ng QR code. Sabi kami agad wala kami barya. Kasi gano'n. Tapos biglang labas ng gano'n yung QR code. Kaya natawa muna kami. Check namin kung totoo yung QR. Di ba may pangalan nyo normally? Nakalagay Beverly. Kaya ayaw ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI na nagbibigay ng limos. Baka raw ang akala mong pantawid gutom lang nila, para pala sa mga sindikato. Merong mga sindikato na nasa likod ng mga ganito. Merong mga instances noon na hinahatid ito ng van sa umaga at binipick up naman sa gabi. At may multa na rin sa panlilimos batay sa Mendicancy Law of 1978. 500 pesos at kulong na hindi lalampas ng 2 taon para sa kanilang magulang. May multa rin ang nagbibigay ng limos. Kami na nasa government sector, ang gusto namin mangyari ay yung ma-consolidate natin ang lahat ng mga programa ng gobyerno para matingnan at matutukan yung mga problema na ganito. Talagang dapat tutukan dahil nasa 18.1% ang poverty rate ng Pilipinas noong 2021 o halos isa sa bawat 5 Pilipino ang mahirap. May halos 4.5 milyong sambahayan naman ang tinutulungan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Pero hindi raw lahat ng below poverty line ay nahahagip niyan dahil bungi-bungi pa ang ating community-based monitoring system. May mga local government units pa na hindi pa na-implementa ito. Pero right after na ma-implementa ito, masisiguro natin na ang lahat ng data ay makukuha at magiging more accurate na ang data na mga tinatarget natin na nasa below poverty line. Samantala, si Angelo, wala naman daw dudang mahirap ang namalimos via QR code sa Sampaloc, Maynila. May sindikato man daw o wala sa likod ng bata. Kapag humingi ang gutom, magbigay ka kung meron ka. Lagi akong naawa sa nagbibigay. Paminsan hindi ko na naiisip na baka hindi pala sa kanila mapupunta. Mga ganun. Pero paminsan ako pagkain ang binibigay ko kung meron ako.
likas na talaga sa ating mga Pinoy makabayan yung ano maawain, kasi kapag nakita tayo ng mga nalimos, di ba nagbibigay tayo kaagad. Pero sana tandaan rin natin ay meron yung mga parusa mga kabayan. Ipapakita lang ho natin dito na ayon ho doon sa sinabi po or ayon po sa ating batas, sa ilalim ng batas may parusang pagkakulong ng hanggang 2 taon at multang 500 sa mga magulang na ginagamit ang mga anak para mamalimos. At may multa rin laban sa nagbibigay ng limos alinsunod sa nakapaloob sa Mendicancy Law of 1978. So dapat tatandaan natin mga kabayan, meron pong batas. Yung mga nalilimos, maparusahan o yan, magkabigyan o yan ng, ano, ng multa mga kabayan at pwede rin makulong. At saka doon rin sa nabibigay po sa nalilimos ay meron ding parusa. So dapat isipin rin natin yan. Well, alam nyo naman kasi yung mga Pinoy, talagang ano, alikas na sa atin kasi na maawain mga kabayan. Pero anyways, meron kasing batas eh. So dapat iwasan natin mga kabayan. Okay, so dito na rin tayo, forward tayo, tungkol dito sa nangyari na meron palang mga manufacturer ngayon mga kabayan, ang kanilang mga produkto, abay meron ng ano, mga pandarambong mga kabayan, nalimbong na ho sila. Bakit Sir Ivan? Kasi yung mga produkto nila ay tinanggal ho nila or binawasan po ng timbang mga kabayan. At yan po ay talagang nabisto ng taga DTI. O ano, isipin natin, yung kanilang mga produkto ay binawasan po ng timbang pero yung presyo mga kabayan ay ganun pa rin. So mag-iingat ho tayo doon. So for more details, let's watch this. Pinagpapaliwanag ng DTI ang ilang manufacturer na nagbawas ng timbang sa kanilang produkto pero hindi binago ang presyo. Nagpapaalala rin sila sa mga mamimili na huwag mamakyaw ng mga bilihin ngayon na may paparating na bagyo. Saksi si Tina Pangaliban Perez. Kabilang sa mga sinuri kanina ng Department of Trade and Industry at Quezon City Local Government sa ilang supermarket sa Quezon City, ang presyo ng mga pangunahing bilihin. So far, doon sa ilang stores na napuntahan natin, merong mga mas mababa, even by 4 pesos. Pero may nadiskubre rin daw ang DTI na isang brand ng powdered milk at isang brand ng powdered coffee na nagbawas ng timbang ng produkto pero hindi nagbago ng presyo. Labag daw ito sa batas, lalo pat hindi ipinaalam sa DTI. Pinagpapaliwanag ang mga manufacturer sa loob ng 24 oras. Pwede natin silang i-penalize pagka hindi tayo na-satisfied doon sa explanation nila. Unfair sa consumer talaga. May ilang manufacturers naman nagpaalam na sa DTI kung pwede magtaas ng presyo na mukhang malabong pagbigyan sa ngayon. Right now, we have around 13 manufacturers na may request. Hindi pa natin nakikita na gagalaw yung bulletin natin ng June or July. Lalo nang mas malabo yung kanilang request kasi nga meron tayong dadaanan na SRP na kalamidad. Sa supply naman, wala raw problema. Pero paano kung may mag-hoard, lalo't may paparating na bagyo? For now, kung household use lang, okay lang. Pero syempre, number one advice sa manufacturers na siguraduhin nilang ma-fill up lahat ng shelves nila. Pati ang retail dapat nakaabang. Pero for the consumer, kung nakikita naman nila na kumukonti na rin yung supply, baka pwedeng magtira sila. Payo ng DTI sa mga lehitimong tindahan lang mamili para makaiwas sa mga mapagsamantala sa presyo. Kung relief goods naman ang pag-uusapan, walang problema sa QC. We are prepared, we have enough. Sakaling magdeklara ang LGU ng state of calamity, sakalang otomatikong ipatutupad doon ang price freeze. Samantala, isang tindahan ang binigyan ng DTI at QC-LGU ng notice of violation dahil nagbebenta ng vape malapit sa isang play area ng mga bata na bawal sa batas at ordinansa ng QC. Mahigit 30 kahon ang kinumpiska. Ngayon din lang po namin nalaman, syempre susunod na lang din tayo kung ano po yung standard. Ang iniisip nila siguro, hindi namin sila makikita. Penalty would be around 10,000 pesos for the first offense.
So tinyo mga kabayan, meron na mga manufacturer nga ron, ngayon na talagang ano, naluloko na. Ang pangit ng ganyan, binabawasan nila yung kanilang produkto mga kabayan. Pero kung binawasan man nila, well sana yung presyo rin, e babawasan rin mga kabayan. Ang problema ay ganun pa rin yung presyo kahit binawasan na nila yung kanilang produkto. Dapat mag-ingat ho tayo na nandyan po sa Pilipinas. While na mag-grocery tayo mga kabayan, siyempre tingnan natin kung ganun pa rin ba ang timbang po ng kanilang mga produkto. Mag-ingat tayo mga kabayan. Kung pero kayong nakitang ganyan, dapat isumbong kagad sa DTI para magtino mga kabayan. Okay, meron akong ipapakita sa inyo na isang pictures. Ito talaga ay ano, nagpagulat ho ito na mga kakampuris, mga pinklawan, at doon rin sa nag-iisip na yung Unitim daw ay nagkawatak-watak na at talagang meron ng lamat na mga kabayan. At saka dito, alam nyo, may kumalat kasi na pictures. Abay, nakakatuwa talaga. Doon ho ito nakuha sa Pier 88 sa Liloan mga kabayan while ho nag-speech si PBM, kasi groundbreaking ho ito na isang proyekto doon na tinatawag po na Pier 88. May napansin ba kayo sa pictures niya mga kabayan? Diba ang sarap ng ngiti ni ano ni Bipende Sara, parang kilig. Parang kinilig po si Bipende Sara. Nakatuwa nga talaga king natingnan eh. At saka ito pa ipapakita ko sa inyo. Diba ang sarap ng samahan ng mga kabayan? Talagang ano sila, parang talagang best friend. Saka ang sarap ng bonding nila. Yan ba ang sinasabi ng mga kabayan na nagkalabuan na? Nakahiya, no? At saka dito rin, ipapakita rin natin dito na merong pictures po na nag-uusap si Speaker Moldes, si Pipinde Sara, at saka si PBM. So dyan talaga maraming nawindang mga kabayan. Ano kaya ang kanilang pinag-uusapan dyan? Baka siguro yung pinag-uusapan ng mga kabayan, baka sinabi ho ni Pipinde Sara, ay PBM, tama lang na pinalitan mo si little girl, kasi nga merong plano yun na baka patalsikin ka nun. At saka alam nyo ba PBM ay dinala ho yun ni SAS doon sa China? Dinala ba ni SAS? Si little girl, dinala ba ni SAS mga kabayan doon sa China? Alam nyo, bago ko lang nalaman yan. Kasi doon ko nabasa, doon sa post po ni SAS Rogando, abay nabisto mga kabayan. Ito pa lang si little girl ay isinama doon sa China ni SAS Rogando. Posto yan ni SAS mga kabayan. Sabi niya dito, kay Chrisette Laurita Chu, in support of your theory na dahil sinama ko si GMA sa China, kaya siya tinanggal. So talagang ano, meron tayong ebidensya mga kabayan na isinama po ni SAS si GMA doon sa China. Alam niyo ba, may mga lumalabas ngayon na mga balita, mga sabi-sabi, na yung mga vlogger po na mga DDS ay unti-unti po nagpuntahan ng China mga kabayan. Yes, nagpunta sila yung mga vlogger po ng mga sikat-sikat. Nagpunta doon si, ano, di ba yung una, nabalitaan natin. At sinabi ho yan ni Atty. Harry Roque na pumunta ho siya ng China kasi nakikipag-usap siya doon ng mga investors na hinakayat niya daw na pumunta sa Pilipinas para mag-invest po sa mga renewal energy. Pero alam nyo, yung ginawa po ni Harry Roque ay gawain ho yan ng isang presidente. Hindi nyo ba napansin niya mga kabayan? Ngayon, ang sumunod po na pumunta doon ay si SAS Rogando ng China. At doon pala, sinama niya si GMA mga kabayan. At napag-alaman rin namin na ito ring si Attorney Trixie Cruz ay nandoon ngayon. Ngayon mismo sa China mga kabayan. At marami pang iba ng mga vloggers. Hindi natin alam kung anong galang pake mga kabayan, kung bakit sila nagpuntahan doon. Diba alam naman natin, yung mga DDS ay mga pro-China ho sila. Hindi natin alam kung anong galang plano. Pero at least aware tayo dito na ngayon po ay nandun po si Atty. Trixie, nagpunta rin doon si SAS Rogando, mayroon pa isang vlogger, nakalimutan ko lang pangalan mga kabayan, at klaro dito, totoo at yung sinabi na isinama po ni SAS Rogando si GMA doon sa China. Baka siguro isa po yan sa dahilan mga kabayan, kaya pinalitan po o talagang dinimote po ni PBM itong si little girl. Pero kung tingnan natin yung pictures na yan, yan ba ang mga ilamat na Unitim? Siyempre yung mga kabayan, it's a prank. Sinabi lang ho ni Pipinde Sara. Baka sinabi ni Pipinde Sara, sabi niya, PBM, i-prank natin sila. Para isipin nila na tayo po'y nagkalabo-labo dito at meron tayong malaking problema para naman magkawindang-windan sila at malaman natin dito kung sino ang totoong mga supporters po ng gobyerno. Sino ang totoong supporters po ng mga sa mga Duterte at saka supporters po ng mga Marcos. Malalaman kagad at dyan po nalaman kagad mga kabayan dahil po sa prank nila yan ni PBM, ni Pipinde Sara at saka ni Speaker Romualdez. Diba? Very smart sila, no?
Ay, nakakatawa talaga. So anyways, babalikan lang ho natin si Bebe Makabayan. But before that, syempre, shoutout more natin. Nandyan po si Sir Ramel S. Nagbigay ho sa atin ng $5. Thank you so much po kay Sir Ramel S. Asa makabayan, nandyan rin si Marcus Hernandez from the Queen City, North Carolina, USA. Hi to Rosemary Sagusio, nandyan rin si Jelaine Cazon. Hi to Leonardo Esteliero, Melagros Derelo, nandyan rin si BMC Kids Be Well from Virginia, USA. Happy birthday daw sa kanyang brother-in-law na si Andy sa May 26. And that is today. Also, shoutout daw kai younger sister Raijin. Happy birthday daw. Happy birthday also kay Raijin, May 28. And also happy birthday kay sayang anak na si Kel Yex this coming May 31. And also happy birthday kay Leah Kabuang this coming May 27. That is greetings coming from OPM Labsong Sanchez. Of course, shout out rin kay Biyahi ni AJ TV. Hi to Sis G of Barkadahan Forever FM. Hi to Marichi Suez. Nandyan rin si Marlene De Los Santos from Hawaii. And hi to Len Gonzalez. Shout out rin natin si Alicia. And hi to Estrella Centeno. And of course, shout out rin kay Alfred Rojas and Hampas Lupang Ambisyosa. Okay mga kabayan, dito rin tayo sa ano sa tungkol sa sinabi ko na dapat iwasan natin ang ganito kasi para ano, para maiwasan po mapahamak po ang mga kasama natin. Alam niyo ba mga kabayan, meron pong isang pasahero po doon sa Korea, abay inopen niya mga kabayan, binuksan niya yung emergency exit po ng eroplano. Buti na lang palanding ng mga kabayan at ito talaga ay napaka-delikado. So, karagdagan po sa balita na yan. For more details, let's watch this. Kalaboso ang isang lalaki sa South Korea matapos buksan ang emergency exit ng sinasakyang eroplano habang naghahanda sa paglalanding. Samantala, may-ari ng reptile farm sa Cambodia patay matapos mahulog sa kulungan. May ulat si Abby Malanday. Ikinagulat ng marami ang umikot sa social media na video kung saan makikita na nakabukas ang emergency exit ng isang pampasaherong aeroplano habang naglalanding sa South Korea. Isang dosenang pasahero ang nawalan ng malay sa insidente. Hawak na ng Daegu Police sa South Korea ang lalaking pasahero ng Asiana Airlines flight na nagbukas ang emergency exit dahil nahirapan anya siyang huminga. Ayon sa pamanuan ng carrier, 200 metro na lamang ang taas sa runway ng eroplano nang biglang buksan ng lalaki ang pintuan nito. Posibleng makulong ng hanggang 10 taon ng lalaki alinsunod sa batas ng South Korea. So yan po ang delikado mga kabayan, no? Na may meron kang makasama or meron tayong makasama po sa ating biyahe na ganyan. Alam nyo, binasa ko po ang detalye dyan sa balita na yan. Yung lalaki pala mga kabayan, yung nagbukas po ng emergency exit na door sa ng airplane, abay nagpanic attack pala siya. Kaya siya, sabi niya, super stress na daw siya at kasi alam nyo ang kanyang history ay talang at tinanggal pala siya sa kanyang trabaho mga kabayan. Kasi siguro nag-isip-isip siya at saka baka na-depress, ayun, nagka panic attack mga kabayan at nahirapan ho siyang huminga kaya niya daw binuksan yung door kasi gusto na siyang umalis mga kabayan or lumabas. Yan ang problema kapag mag-panic attack yung isang tao. Alam ba mga kabayan, yung kasama ho ng panic attack ay nandyan rin yung depression. Alam mo ba Sir Ivan, kwento ko na do ito noon mga kabayan na si Sir Ivan ay nagkasakit noon ng acid reflux. Eh muntik na ako ma-depress mga kabayan, nandyan po lagi yung panic attack. Bakit Sir Ivan? Kasi yung acid reflux, alam ko, alam na alam ho yan na mga may sakit po na acid reflux. Acid reflux mga kabayan, ibig sabihin ko, kapag kumakain ka po, yung acid ay hindi na mapigilan, lumalabas ka agad yung mga kabayan papunta dito. Kasi yung sphincter natin ay medyo humina na at yung stomach mga kabayan na mag-close ng stomach, hindi na po mag-close yan. So, palagi pong lumalabas ka agad yung acid dito sa atin. Once lumalabas kasi yung acid mga kabayan, marami ka pong sakit na maramdaman na hindi mo alam kung anong cause.
yan po ang acid reflux. Kasi kapag ikaw mag-isip palagi, yan, papasok dyan yung mag-depress ka, yung baka papasok po yung mag-panic attack, kasi nga palagi kang magpalpitate, mga kabayan, kasi bumibilis po yung tibok na yung puso, magpalpitate. So marami ka nang iniisip, kaya malapit po doon yung depression. Alam nyo naman yung depression, delikado ho yan na sakit, mga kabayan. Yes, number one po na delikado ang sakit po ang depression. Delikado talaga yan. At yan po ang nangyayari doon sa tao po na isang pasahero po ng sa Korea na sa aeroplano, mga kabayan. Yan ang nangyari sa kanya. Siguro nagka-panic attack daw siya. So okay, so dapat iwasan ho natin yan. At saka sa aking mga kabayan po, sa mga sumasakay po ng airplane, sana yung malapit po sa door na yan, sa mga exit door, ay bantayan nyo kaagad. Delikado talaga eh. Dapat bantayan, mga kabayan, di ba? Baka para delikado mapahamak eh. So, kung ano pa ang mangyayari. So, na mga kabayan, share rin natin, nandyan rin si Kuya Ulay. Hi to Army Lagaso. Nandyan rin si Rose Corpus. Hi to Andre Ina. Share rin natin si Elma Banyaga. Princess Labra. Hi to Feli Germany. Nandyan rin si Josephine Cornelius. Maria Midasiplon. Eva Narita from Japan. And hi to Imelda Aquino. Of course, shout out rin kay Dioselin David. And hi to Tony Villa from Santa Mesa. Of course, shout out rin natin, mga kabayan, si Erica Mapagmahal. And shout out kay JRTB from Ching M. Okay, mga kabayan. So dito na ho tayo sa ibig kong sabihin na meron pong journalist na ninira ngayon kay PBM at gumawa siya ng video, mga kabayan. Sinakyan rin ito ng pinklawan at talagang nag-viral. Sino yun? Sir Ivan? Si Christian Esguira, mga kabayan. Kilala naman natin yan, journalist, pero pasaway talaga at mukhang walang alam. Eh, gunggong naman kasi yan. Eh, alam naman natin ito si Christian, mga kabayan. Mautak naman yan. Ang problema, hindi kasi nila kayang tanggapin po na talagang nagsucceed dito si PBM sa kanyang pamumuno po bilang presidente. Diba, nakikita ho natin na unti-unti na talagang dumadami yung proyekto at mga gamit po ng na para po sa Pilipinas na meron ng nabili, mga kabayan, katulad ng lately, yung gunboat. 'Di ba, mayroon ng bagong gunboat ngayon, yung Philippine Navy, at of course plano rin na bibili si PBM ng submarine. Kaya sila gumawa ngayon ng paninira, mga kabayan, kasi para malaman or gusto nilang ipamumukha dito or gusto nilang ipabalita dito sa kanilang mga kaalyado na walang nagawa si PBM sa bansa natin. So kayo po ang humusga ng mga kabayan, at mamaya magbigay ho tayo ng ating opinion at analysis. So for more details, let's watch this. May kilala rin akong mahilig mag-travel simula nung nagkatrabaho ulit siya sa gobyerno. Partida, matagal din siyang unemployed sa gobyerno. Mga 6 years din. Anyway, dahil pera naman natin yung ginagamit niya mag-travel, paano kaya kung pwede rin natin siyang direktang tanungin tungkol dun sa mga biyahe niya? Pangalan? Ako si Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Pangulo ng Pilipinas. Okay, saan po ang punta? I leave now, this afternoon, for an official working visit to Washington, D.C. The first in more than 10 years by a Philippine president. Ano po sadya natin doon? My visit is an important one, as they all are, because they are part of our efforts to further reinforce our already strong bonds with the United States by bringing our alliance into the 21st century. Teka, kakabiyahin niyo lang po, di ba? Magkano na po ba yung ginagastos niyo sa pera namin para sa mga trip na yan? Well, I don't have the figures. I'm sure their figures are somewhere. May napala po ba kami sa mga travel niyo? On terms of the cost, the way I see it, you have to look at it as ROI. Do we bring something back or do we not? Okay, bago po kayo mag-board, may mga tanong pa po kami, ha? May diploma po. I got my diploma in Oxford. Di ako nagtapos sa Wharton because naging vice governor. Dala niyo po ba yung diploma? Maski yearbook po. Kahit grad pick, baka meron po kayo sa cellphone niyo. Wala pang isang taon si BBM, nakaka-labing tatlong biyahe na siya abroad. Papapasana all ka na lang talaga eh. Alam niyo ba na karaniwang sagot ng buwis natin ang pamasahin ni BBM? Ibig sabihin, ordinaryong mamamayan ang nagtatrabaho para lumipad ng mahal na pangulo kung saan-saan. Siyempre, pag state visit, sagot ng host country yung travel expense. Pero kung may dagdag sa delegasyon, gastos na natin yon. Kaya dapat lang magtanong din po tayo, may napupura ba tayong mga ordinaryong Pilipino sa mga biyahe na yan? Sabi nga natin kanina, nakakarami na ang Pangulo, ha?
Yung iba nga, dalawang beses pa. Parang Singapore. Mahilig pala sa F1 ng Pangulo natin eh. Isa sa mga goals ng presidential trips ay makahikayat ng mas maraming investors. Sabihin na maganda ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon, kaya tara, invest na. Siyempre, ang Pangulo ang nasa best position para gawin ito. Sabi nga ni Senate President Juan Miguel Zubiri, "He's the best salesman for the country. Right now, he's our number one, our top salesman." Ang tanong, nagagawa ba? 3 months ago, sinabi ng Malacanang na umabot sa 3.48 trillion pesos ang investment pledges na nakuha ng Pangulo sa unang 7 biyahe niya bilang presidente. Tapos yung nakaraang visit niya sa US, umabot naman daw sa $1.3 billion yung investment pledges. Pero teka, bago kayo ma-carried away, huwag kalimutan na investment pledges pa lang ang mga yan ha. Hindi pa aktwal na pera. Pangako pa lang. Maghihintay pa tayo kung magkakatotoo yung mga yan. At alam naman natin na hindi lahat ng pangako natutupad. Sige sir, hindi na po kita hahanapan ng yearbook o grad pic sa biyahe nyo. Pero sana po, makuha nyo po yung sinasabi yung ROI para sa Pilipinas. Tatanungin ka na lang po namin uli kapag naka 1 year na po kayo sa office sa June 30. Hindi ba niya alam? Or siguro nagpabulag-bulag ang mga kabayan na pumasok na po last month. I think that is last month na pumasok na po ng worth 436 billion ba yun? If I'm not mistaken the number. Pumasok na po sa Pilipinas ang kabayan at ang nakapagpatunay yan, yung DTI at saka yung BOI mga kabayan. Dapat i-debunk natin dito itong si Christian Esguerra kasi hindi niya isinama sa kanyang report na pumasok na po yung 436 billion pesos po na worth of investment galing po sa kanya mga sa mga trip niya mga kabayan doon po sa ibang lugar. At ipapakita natin yan, ang ebidensya na yan. So for more details, let's watch this. Umabot na sa 463 billion pesos ang pumasok na investment sa bansa na bunga ng mga naging foreign trips ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang sinabi ni DTI Assistant Secretary Glenn Peñaranda sa laging handa public briefing. Katumbas anya ito ng 40% ng 1 trillion peso target na pumasok na puhunan sa Pilipinas mula sa mga naging biyahe ng presidente. On the first quarter po, in terms of approved investments, nasa 463 billion na po, which is around 40% the initial target na 1 trillion pesos. Sinabi ni Peñaranda na patuloy na pumapasok pa ang mga investment pledge at nagbigay na rin anya ng kautusan si DTI Secretary Alfredo Pascual sa Board of Investment na itaas sa 1.5 trillion pesos ang target na pumasok na investment sa bansa. Si Secretary Pascual, inatasan na po yung BOI na taasan na yung kanilang target to 1.5 trillion. So, overall po, ang gusto sabihin na pumapasok na po yung mga investment pledges, yung mga IT-related projects ini-implement na po, but yung other projects that will take due diligence at saka mga planning pa, ongoing po lahat yung mga yon at saka tinututukan na natin at yung gobyerno po nagpatuloy na naglalagay ng polisiya at saka mga mekanismo na para ma-facilitate po lahat ito. Sa dami-anya ng mga negosyante na nais maglagak sa bansa ay positiboan ni Peñaranda sila na mas marami pang traders ang maglalagak pa ng puhunan sa Pilipinas na anya'y hindi lang sa Pangulo nakipag-usap kundi pati na rin sa mga economic manager. Ipinaliwanag naman ni Peñaranda ang kahalagahan ng foreign trips ni PBBM para mapaigting ang economic relations ng Pilipinas sa ibang bansa. Mahalaga po ito dahil maliban pa dun sa nababasa ng mga negosyante na yung positive developments na yung ating ekonomiya lumalago, meron tayong malaking population na hindi lang merkado kung hindi strategic asset. No? Napag-usapan kanina yung digital economy. Ang Pilipinas po, skilled, IT literate, strategic resource po ito. Maraming mga bansa ang gustong ma-harness itong asset na to. Ilan naman sa mga pakinabang mula sa foreign trips ng Pangulo ay ang pagpapalakas sa mga industriya ng bansa. Ang mga negosyo po na inaakit natin dito ay para palakasin pa yung ating industriya. Si Secretary Pascual ko, sinasabi na niya yung ating strategy na science, technology, and innovation-driven industry development. Pag pumasok po ito mga namumuhunan dito,
dala nila yung technology para po lumakas pa yung ating mga industriya. In the end po, ang tinitingnan din natin palagi na ito po ay magbubunga ng maraming trabaho at saka di kalidad na trabaho para po na makinabang ang ating mga manggagawa. O di ba nakakahiya mga kabayan? At least na debunk natin dito. Ito talagang si Christian mga kabayan, pasaway. Hindi niya isinama sa kanyang report kasi gusto niyang ipamumukha na si PBM ay wala pong nagawa sa Pilipinas at walang naidulot po na maganda yung kanyang mga foreigners mga kabayan. At least meron tayong ebidensya dito na pumasok na po na worth 463 pala billion mga kabayan. O diba, good news mga kabayan. Ito si Christian sa korte ng gunggong nito eh. At least na debunk natin dito. Okay, so ipasok rin natin dito mga kabayan itong ginawang video po ni attorney na kulang po sa aruga si Rowena Guanzon mga kabayan. Diba lately lang po the other day ay sinabi po ni BBM na may plano ho siyang bibili po ng submarine. Bibili po ang Pilipinas ng submarine mga kabayan. Pero dito kinukutsa niya mga kabayan, kinukutsa niya si BBM kasi parang pinaglaruan lang daw niya yung mamayang Pilipino. Ipapakita ko muna sa inyo yung ginawa po ni video ni Rowena Guanzon. Actually, finoward ho ito ng ating solid viewers dito kasi si Sir Ivan black pa rin hanggang ngayon kay Rowena Guanzon. Ayaw niya yata akong kabanding mga kabayan. Kinblock si Sir Ivan ni Rowena Guanzon. So for more details, let's watch this. Ano ba? We all live in a yellow submarine. Eh, mamatay na ng gutom yung mga pobre. Bibili ka pa ng submarine. Di ba magfo-food stamps siya? Ipapilot na nga nila sa Asian Development Bank yung food stamps sa mahihirap eh. Tapos bibili pa tayo ng submarine. Ano ba yun? Hindi ito laro. A submarine is not a toy. A submarine is not a toy. Ang laking gastos niyan sa Pilipinas. Ano ba naman yan? Ang kaba ng bayan. Pinaglalaroan nyo naman eh. Ngayon mga kabayan, dahil sinabi ho yan ni Rowena Guanzon, tatandaan natin ang kanyang sinasabi. Kapag mangyayari po na magkakaroon po ng submarine yung Pilipinas, babalikan natin si Rowena Guanzon at isasampal natin yung kanyang ginawang video mga kabayan. So dapat hintayin natin dito. Ang sinabi po ni BBM ay plano po, plano na bibili ho siya ng submarine. Pero kapag mangyari yan, babalikan natin si Rowena Guanzon. Okay ba? Of course, bago ko tayo mag-jump po sa ating next topic mga kabayan, pero siyempre, shoutout rin natin na nandyan po si Midardo Acosta. Shoutout daw sa kanyang pamangkin sa Nangka, Marikina City at saka sa kanyang mga apo na nandyan sa Grand Forks, North Dakota, USA. Hi to Lito Bungalan at saka shoutout daw sa Bungalan Family from Kupang, Muntinlupa City. Hi to Robin Liboon. Nandyan rin si Ilocana Kana and hi to Winston Dantes. So ito po aking ibig sabihin mga kabayan na may nangyayari po doon sa Liloan, Cebu City, doon po sa groundbreaking po ng Pier 88 at meron talagang nangyari dito. Ano yon? So, for more details, let's watch this. Papasok lang po na balita ang ating Pangulong Bongbong Marcos po at Vice President Sara Duterte. Nandito po ngayon sa launching ng bagong project dito sa Cebu. Ito po yun guys, ang Smart Port po. Ito pong tinatawag na Pier 88 kung saan located po ito sa Municipality of Liloan dito po guys sa Cebu. Meron pong itong 3 hectares po ang lawak nito, grabe. At syempre kaya po siyang tinatawag na Smart Port System, ito po ay high-tech na. Meron na po itong RFID, tapos automated na po ang ticketing dito guys. At syempre po solar panel na rin po ito para matipid sa kuryente. Kaya may project ngayon dito sa Cebu, ito po yung Pier 88 dahil po from mainland doon sa Cebu City guys. Tapos magta-travel po to Liloan, 2 hours po yun. So ngayon po, sa pier to pier na lang po guys, 30 minutes na lang no, from Cebu City na pier po doon, hanggang dito po sa Liloan, Pier 88 po, 30 minutes na lang po. Tsaka syempre po, ito po yung connectivity and mobility po for traveling going in and out of the Cebu mainland via ito po guys, ang ating Liloan, okay, to Metro Cebu. So, ganun po, vice versa. Tapos guys, from dito Liloan guys, pwede po tayong mag-connect dito to Danau City, Camote Island,
Bohol and Leyte po. Leyte provinces. So ayan guys, mapabilis na po ang biyahe at syempre po mag-i-increase po ang turista dito at syempre din po yung trabaho. Ayan, so magandang project ito. So si PBBM at Inday Sara po ang ating vice president nandito po. Walang titibag sa kanilang samahan. Grabe, unity team po talaga. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you very much to our good Vice President for her please take your seats for her very kind introduction. Parang nabalik ako dun sa kampanya, nandun kami dalawa ni Inday Sara nagbubungis-ngisan ulit. And the reason I made her laugh is that I told her, dito sa mga gulong nangyayari, I have just officially designated myself as your self-appointed official BFF. So, sorry na lang, sayot mo sa gusto mo, I'm still your number one fan. And so this is why today is very important, because today we put in place a very important piece of that puzzle. That puzzle that we are trying to put together so that our connectivity, not only amongst the islands of the Philippines, but even amongst our international friends and visitors and tourists, is strengthened and made more easy and made more accessible. These are the important aspects that we have to attend to if we are going to transform our economy into the post-pandemic economy. So there is much that we will achieve. There are activities of tourism, job generation, energy efficiency, sustainability. I was in Cebu City 3 months ago for the groundbreaking of the Cebu Bus Rapid Transit System. Transportation na naman, because more connectivity. And that, again, is what we have been pushing for. That is another project that is likewise guaranteed to gear these to help us achieve these multiple objectives. With the many, many benefits to the public interest, these projects showcase kindred examples of good urban planning. Let us imagine if these kinds of projects are replicated across the country, laterally and locally coordinated, and harmonized both on the provincial and national levels. Then we could say that we are genuinely closer to our ambition of a prosperous, inclusive, and resilient society. Hence, we highlight the essential importance of holistic, systematic, and integrated planning in our country today, as we slowly but collectively tread along that path. In Japan, this urban planning concept is known as machizukuri. In the literal sense, it means town planning. But in the essence that the concept carries, there is a more weighty and more profound idea behind it, such as the primacy of the national framework, the evolution of local planning powers to local governments, the importance of data, and community participation. Our response to this is what we have come to call the whole of government approach. When we are confronted with challenges, or when we have a program that we would like to achieve, we apply all the resources, all the capacities, all the abilities of the bureaucracy of government, and no matter what department they are, no matter what agency they might be, they are all applied to solve that problem. And that includes the coordination between the national government and the local government. It is the only way, in my view, that I see that we can succeed both at the local level and at the national level. So we laud the efforts, not only of Liloan, but of course of Cebu Province,
through the coordinative efforts of the Metropolitan Cebu Development and Coordinating Board to put in their pursuit of good urban planning and development practices. The vision of Mega Cebu by 2050 is already in place. This is actively being pursued as we speak. As an island province with several cities and municipalities, Cebu stands to greatly benefit from a systematic and integrated plan. Such kind of strategic planning will serve to further solidify its urban development foundation and consolidate its socio-economic strength. It will be a boon not only for Cebu, but for the rest of the country. And again, we have to remark that as in many other forward-looking programs, Cebu once again leads the way. Cebu once again shows the way for the rest of the Philippines. We will be watching the success of all of these coordinated efforts that we are doing with Cebu. And again, we will use those examples around the country. But now allow me to reiterate the urgency of enacting a land use policy for our country, which is a priority legislative agenda of this administration. I have had the opportunity to work on this matter when I chaired the Senate Urban Planning, Housing and Resettlement Committee some years ago. It never materialized for reasons beyond our control. The pandemic is also included in that circumstance. This time, we will see to it that this measure shall be given urgent attention that it deserves, cognizant of its fundamental importance to our holistic national development. Through a physical framework plan, all mandates and policies on land use shall be integrated, from watersheds to farmlands, from cultural heritage sites to ancestral domains, from protected disaster-prone areas. Local governments must ensure that their respective physical and land use plans shall conform to and shall be consistent with the national plan. Hence, the whole of government approach. Moreover, national and local governments will tap the budding profession of environmental planners for its technical expertise in the crafting of accurate and well-aligned physical and land use plans. I thank the House of Representatives for its timely and significant action in having approved their version of the bill on third reading just a few days ago. It is terribly important. I have been following this from the time that I was governor to the time that I was congressman until the time I was senator, and I continue to do so now as president. And so I exhort the local government of Iloan, the whole of Cebu, to continue generating these kind of high-impact projects and give us once again examples of best practices. May your examples be a source of inspiration and ideas for others to emulate, to follow, and to succeed with. Let me congratulate, of course, our private sector partners whose ideas and investments have led to the completion of the sport and mixed-use development project Pier 88 Ventures Incorporated and Topline Group of Companies. Thank you for your partnership. Thank you for your help. And thank you for providing this service for our people. Rest assured, my administration will continue to encourage and nurture these dynamic collaborations between highly capacitated LGUs and the private sector. All of us look forward to the full blast operations of Pier 88 very, very soon. Happy anniversary and enjoyable Rosquillos Festival to one and all. Mabuhay ang Liloan at ang buong lalawigan ng Cebu. Daghang salamat sa inyong tanan. Oh, di ba? Kaya ba na mag-speech si Lutang, mga kabayan, na ganyan? Kaya ba ni Lutang yan? So anyways, mga kabayan, yan po ating mga nakalap po ng mga balita ngayong araw. Eh kung nakaabot ka po sa portion nito, mga kabayan, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. So before po natin tapusin po ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God,
I thank you that no matter what I face today, with your help, I will be able to endure, overcome, and prevail. I thank you in advance for your strength and energy that will sustain me, your wisdom that will guide me, and your peace that will fill me. My only request is to keep my family safe and healthy always. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama.